Samantala, balak sampahan ng Department of Justice ang 17.88 million peso tax evasion case si Jeane Napoles sa Court of Tax Appeals. Si Jeane Napoles ay anak ng sinasabing pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles. Nakahanap ang DOJ ng dahilan upang formal na sampahan si Jeane ng 2 counts of tax evasion at 2 counts of failure to file an income tax return noong taong 2011 at 2012. Bagamat nakitaan ng Bureau of Internal Revenue o BIR si Napoles ng 32 million peso case, ay 17.88 million pesos lamang ang inaprubahan ng DOJ para sa kaso nito. Sa iba pang balita, ipinag-utos ng Commission on Audit na ibalik ng iba't ibang government agencies ang mga pondo na hindi nagamit na mula sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Kabilang sa mga ipinababalik na pondo ay ang nasa National Electrification Administration o NEA, Philippine Institute for Development Studies o PIDS, National Dairy Authority o NDA, at Commission on Higher Education o CHED. Sa Senate hearing kanina, lumabas na hindi pa ibinabalik ang mga pondo dahil hinihintay pa ng mga ahensya ang COA ruling na ibalik na ang naturang mga pondo. Kaya naman hiniling ng Senado sa COA na magkaroon ng uniform rules sa mga ahensya. Ngunit ayon sa ulat ng COA, may ilang ahensya na nagamit na ang nasabing pondo, ngunit hindi pa na-liquidate ang mga ito. Umabot sa 2.4 billion pesos o 60% ang total ng hindi pa na-liquidate mula sa apat na ahensya at 80% ang unutilized funds. Sangayon sa Supreme Court decision, yung operative fact kasi, pag na-implement na, hindi na kailangan balik. Pero pag hindi pa, dapat ibalik.